Today is the day nga na magpapatanggal na ako ng isa sa mga wisdom teeth ko. So kung nakikita nyo, may dalawa pa akong wisdom teeth sa taas at saka sa baba. Pero yung sa baba pa lang ang papatanggal ko dahil out of budget na. Yung sa taas, sa Philippines ko na yung planong ipatanggal. Wala naman talaga akong balak magpatanggal ng kahit anong wisdom teeth dito. Kaya lang nga, eh syempre sumakit na, di no choice na dahil... Kahit pricey siya, sige na lang kasi masakit eh. Bago pala ako mag-isa lang sa operation, pinabili na ako ng Valium. Ito yung, ano, yung pampakalma or basta yung sedative na ibibigay sa akin. Pinabili na din ako ng iba pang mga gamot para yun yung iti-take ko after naman ng operation, which is kagaya ng mga antibiotic. Naglag yung utak ko, no? Which is, yun naman ang iinumin ko for 5 days, twice a day. Tapos, pinabili din ako ng pain reliever para in case na sumakit nga yung, ano, yung inoperahan. Saka ko iinumin yung pain reliever. So, yung pain reliever na yun, as needed lang. Pero yung antibiotic, kailangan siya twice a day, morning at saka evening for 5 days. At bago ko operahan, tinawag na nga ako ng doktor para ipatake na sa akin yung Valium. So, yung Valium na yun, inilagay ko sa ilalim ng dila ko. Tapos, bawal ko siyang lunukin, bawal ko siyang nguyain, bawal, basta ang kailangan lang ay hintayin ko siyang malusaw sa ilalim ng dila ko. Tapos ayun, naantay na yung mag-take effect yung volume, which is makaka-cause siya ng drowsiness, dizziness, basta yung medyo mawalan ka sa ulirat. Kaya nga, bago ka paalisin ng doktor, mandatory yung meron kang chaperon, yun talaga, kailangan may kasama ka, hindi ka papalabasin ng clinic nang walang sumusundo sa'yo at walang maghahatid sa'yo sa unit. Kaya buti na lang, may magandang maganda at sexy akong kaibigan na umayag na sumama sa akin. Actually, ang plano ko talaga, makahanap muna ng jowa before ng operation para may sasama sa akin. Kaya nag-install na ako ng Bumble, ng Tinder. Joke lang. Pero half-truth. Pero nakakatamad. Ewan ko ba? Parang hindi ko kaya makipag-chat. Nahiya ako. Kaya ayun, sabi ko, ayoko na. Magtatanong na lang ako sa mga kaibigan ko dito. Kahit konti lang ang makakilala ko. Sige. Kahit nahihiya talaga akong mag-reach out. Kahit kanino sa kanila. Dahil syempre, ayoko din makaabala talaga ng tao. So, pag may nakita kayong account ko sa dating site, sa mga, actually, parang lahat ng dating site, ayun ako na. May account lang ako. Nag-create lang ako ng account, pero hindi talaga yan active. Hindi ako hindi ko yan ino-open. Naka-uninstall yan sa akin. Masa lang talaga ako na may mahanap ako na makasama sa akin. Pero ayun, anyway, wala akong nakita, kaya tinigilan ko na, in-install ko yung mga apps na yan at nag-ask na lang ako sa talagang mga kakilala. Hindi, actually, isa lang tinanong ko. At buti na lang yung isa na yun, pumayag agad. Salamat talaga. At ito na nga, natanggal na nga ng doktor ang wisdom tooth ko. Tapos, yung volume nakatulong siya para mas maging comfortable yung pagtanggal sa akin ng doktor ng wisdom tooth. Kaya hindi siya, yung parang ano ka lang, inaantay mo lang mabunot. At saka, ang bilis mabunutin, mas matagal pa yung pinag-antay ko sa na mag-take effect yung volume kaysa pagbunot. Kasi yung pagbunot, wala namang tinanggal na ano, medyo nakalabas na kasi yung wisdom tooth ko, kaya binunot lang, walang tinahe, walang mga ganun. Nagduda talaga ako, nabunot na ba talaga, kaya sobrang bilis, parang wala pang 2 minutes na tanggal na, kaya sabi ko sa ano staff, pwede pong patingin ng ngipin kasi may trust issue ko. Parang kailangan makita ko yung ngipin bago ako maniwalang nabunot. Eh ayan nga, kitang-kita na nabunot nga, tapos as in buo siya. So sabi ko, ah okay, nabunot pala talaga kasi buong nabunot yung ngipin eh, kaya nawala na yung doubt ko na natanggal nga nila. Kala ko kasi wala talaga natanggal. At ito pala yung price, papakita ko na sa inyo. So yung pinaka wisdom tooth extraction ay 375. Yan na yung pinakamurang nakita ko kasi yung una ko na pagtanungan ay minimum $900 per tooth. Pero ito, 375 lang. Kumbaga, compared naman, di ba, sa 900 na depende pa sa complexity. So, yan, 375. Yan na yung pinaka-complex. Tapos, yung nakikita nyo 250, yun pala yung nire-require nilang x-ray after ng operation para malaman ng doktor, makita niya kung may natira ba o ano. Tapos, inask yung staff kung pwedeng hindi na mag-x-ray. Ilagyan ang note ng staff na patient wants to chat with you as she thinks she doesn't need it. Yan yung x-ray. Pero hindi naman sa iniisip ko na hindi ko siya kailangan, kundi wala lang talaga siya sa budget. Ay, naku. Puti na lang pumayag na hindi na mag-x-ray, kaya na minusan na 250, hindi ako nagbayad. At sana wala namang natira para alam mo na hindi ka magsisi na bakit ka hindi nagpa-x-ray. Kasi syempre pagka kasama daw sa warranty, yung kunyari nagpa-x-ray ka tapos nakita na may natira pa, so tatanggalin pa rin niya. Pero dahil inumit ko yung x-ray na yan, bahala na daw ako sa buhay ko. Pero naniniwala naman ako kay Lord na tanggal na lahat ng dapat matanggal. Ito nga, pauwi na sana. Kaya lang di talaga ako pinapalabas kasi kailangan mo nang antayin yung susundo sa akin. Tapos pala, ito yung mga aftercare, yung parang gagawin mo after the surgery. So, syempre, kailangan mag-rest ka lang, bawal kang magagalaw, magbuhat ng mabigat, kanya. Tapos, ang nakalagay nga na sa instruction ay mag-cold compress daw ako. Pero sabi ng doktor, wag na daw ako mag-cold compress kasi mas mamamaga daw. Hayaan ko na lang daw siyang mag-heal. Which is, yun yung ginawa ko. Kaya mas okay nga siya actually, hindi siya namaga. Tapos, for 2 days, mag-soft foods, kanya. Pero after nun, normal na nakain. Depende sa healing period mo, kung mabilis yung healing period mo. Yung sa akin so far, mabilis naman yung healing period. Nakakain ako agad. Parang 2 days lang, nakakain ako ng, actually,
ang dami kong kinakain. After din ng surgery, bawal ka agad magdura kasi baka matanggal yung, may sinasabi sila eh. Nalimutan ko rin. Basta parang importante yun na hindi matanggal kasi kasama yun sa magpapabilis ng healing period mo. Kaya ayun, kaya hindi ako agad dumura pagkatapos ng surgery. At ang pinakamasayang part, may excuse ka na para kumain ng ice cream dahil iyan yung sinabi ng staff na pagka-uwi ko, bumili ako at kumain ako ng ice cream. Yes! Ayun. Yun yung ano, pinakamasayang part doon. At ayun nga aking wisdom tooth extraction journey. Hanggang sa susunod. Bye!